ay makikita po natin dyan yung privacy check-up. At kung makikita nyo po sa aking Facebook account, ay available nga po ang pag-lock ng Facebook profile. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-private ang inyong Facebook account. Maiiwasan na yung mga stalkers na nag-visit ng Facebook account mo na hindi mo namang kilala. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, mas maganda nga po na naka-private po ang ating Facebook account para mas secure dito. Hindi na makikita yung mga Facebook posts mo, pictures at yung mga videos na nasa Facebook account mo. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Mas maganda po talaga kung naka-private po ang ating Facebook account at kapag binisit po ito ng ibang tao, ang nakalagay po ay no post available. Ibig sabihin ay hindi po nila makikita yung mga Facebook posts mo, videos and pictures na in-upload mo sa Facebook account mo. At ngayon, simulan na po natin. Ang unang step ay pumunta po tayo dito sa ating Google Play Store. Sa Google Play Store, i-search lang po natin yung Facebook application at kailangan lang po nating i-update po ito. At kapag okay na at open na po yung nakalagay dyan, ay ibig sabihin naka-update na po yan. At i-open na po natin ang ating Facebook account. Pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid at hanapin lang po natin yung settings and privacy. Dito naman po sa may settings and privacy ay pindutin lang po natin yung settings. At dito naman po sa may settings ay kailangan po nating hanapin at pindutin yung privacy check-up. Again, lalabas lang po yung privacy check-up kapag na-update po natin ang ating Facebook application sa Google Play Store. At pindutin lang po natin yung privacy check-up. At dito naman po sa privacy check-up ay pag-uusapan natin yung who can see what you share, how to keep your account secure, at how people can find you on Facebook. At ngayon, umpisahan po natin sa pagbabago ng who can see what you share. Pindutin lang po natin yan. Dito, i-edit lang po natin yung profile information, posts and stories, at yung blocking. At kapag okay na, ay pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. Dito naman po sa may profile information ay just take note lang na dapat lahat po ng settings po natin na nakaset ay hindi po dapat nakapublic. Pwedeng only me, friends or friends of friends. Dito po sa may email, iset lang po natin yan ng only me. At para naman sa birthday natin ay mas maganda na iset po natin to ng only me para syempre hindi rin po nila malaman ito. At para naman po sa may friends and following, who can see your friends list on your profile. Mas maganda po na iset po natin yan ng only me and also dapat naka only me din po yung who can see the people and pages you follow. After po nating iset yan parehas ng only me, ay pwede na po tayo mag-proceed sa next step at pindutin lang po natin yung next. At ngayon, proceed naman po tayo dito sa may posts and stories. Ang unang i-adjust po natin dito ay ang future posts. Mas maganda po na iset po natin yan ng friends at hindi po naka-public. Ibig sabihin, yung mga future na i-upload mo ng mga picture, post, or kahit anuman, yung makakita lang po nun ay yung mga friends mo lang po. Kaya much better na iset po natin yan ng friends, pati na rin po dito sa may stories. Dapat naka-friends po. At kapag okay na, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And dito naman tayo sa may blocking. In case lang naman na may gusto kang i-block na tao na hindi mo talaga gusto, ay pindutin mo lang po yung add to block list. At para makita mo ang listahan ng mga binlock mo, ay pindutin mo lang yung see your block. Please. At kapag okay na, ay pindutin mo lang yung next na nasa baba. You are all set. Ibig sabihin, okay na po tayo pagdating sa profile information, posts and stories, at sa blocking. At pindutin lang po natin yung review another topic. Ngayon, proceed naman tayo sa pangalawang step na how to keep your account secure. Pindutin lang po natin yan. So dito, pag-uusapan naman natin kung okay nga ba yung Facebook password mo, kung naka-turn on na nga ba yung login alerts, pati na rin po yung two-factor authentication. At pindutin lang po natin yung review na nasa baba. Is your password private? In case lang naman na hindi ka pa nakapagbago ng password at sa tingin mo ay mahuhulaan ng ibang tao yung Facebook password mo, ay pwede po yung baguhin. At dito pindutin mo lang po yung change password na kung saan kailangan lang po ilagay yung current password para makapaglagay ka po ng panibagong password. Mas maganda kung mahirap po mahulaan yung bago mong password para mas secured po yung Facebook account mo. At kapag okay na, ay pindutin mo lang po yung save changes na nasa gitna. At ngayon, punta naman tayo dito sa may login alerts.
So dito meron po tayong Facebook notification at email notification. Para naman po sa login alerts ay mas maganda at ina-advise ko po sa inyo na kailangan parehas po itong naka-turn on or enable. Makaka-receive ka po ng notification na may nagtatry na magbukas ng Facebook account mo. At proceed na po tayo sa next kapag na-turn on na po natin parehas yan. Ngayon, proceed naman tayo dito sa may two-factor authentication. Actually, ito yung isa sa pinakamagandang setting na kung saan magiging secured yung Facebook account natin. Kinakailangan pa kasi ng code bago po malagin ng ibang tao yung Facebook account mo. So, mas secured. Pindutin lang po natin yung get started para ma-set up po natin. So, dito marami pong security method na pagpipilian. Pero para po sa akin, ang maya-advise ko ay yung text message or SMS yung piliin po ninyo. Magte-text po si Facebook ng login code bago po nila malagin yung Facebook account mo. So, mas maganda talaga at mas secured yung Facebook account po natin. After po nyan, kapag nakasetup naman po kayo, ay pindutin lang po natin yung skip na nasa baba. So, you are all set. Okay na po yung password na sinet po natin. Naka-turn on na rin po yung login alerts, pati na rin po yung two-factor authentication. So, okay na po tayo dito sa topic na to. Proceed na po tayo at pindutin natin yung review another topic. Ang next naman po na gagawin po natin ay yung how people can find you on Facebook. So, pindutin po natin yan. At dito, pag-uusapan po natin yung friend request, phone number and email at yung search engines. Pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. At para naman po sa friend request, mas maganda na iset po natin yan ng friends of friends. Basta hindi lang po naka-everyone. Bakit nga ba? Kasi kapag naset po natin yan ng everyone, kahit hindi po natin kilalang tao ay pwede po tayong mai-add. So mas maganda na ilagay po natin yan sa friends of friends. And after po natin maset yan, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At para naman po sa may phone number and email, mas maganda na iset po natin yan parehas ng friends lang. At kapag okay na po at naset na natin into friends, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At para naman po dito sa may search engines, just make sure lang na naka-turn off po ito. Para syempre, hindi po ma-search ng ibang tao yung Facebook account natin outside of Facebook. At next lang po natin yan. You are all set. Okay na po tayo sa friend request, phone number and email at yung search engines. Punta na po tayo sa review another topic. So dito, i-exit lang po natin at punta lang tayo dito sa may settings and privacy. So dito, hanapin at pindutin lang po natin yung followers and public content. Lahat po na makikita nyo dito na naka-public ay baguhin po ninyo at iset nyo lang po ng only me or friends of friends, basta hindi po naka-public. At kung makikita nyo po ay available nga po yung profile locking sa Facebook account ko na mas magandang feature ni Facebook para ma-secure yung Facebook account natin. Mas maganda talaga ito kaya nga sana sa susunod na update ay available na ulit yung profile locking. Huwag po kayong mag-alala dahil sa mga steps na ginawa po natin ay naka-private na po yung Facebook account nyo. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-private ang inyong Facebook account. Mas maganda na magawa po natin ito para ma-secure yung Facebook account po natin. Ang kagandahan kapag vinisit po nila yung Facebook account mo ay no post available na lang po yung nakalagay. So wala po silang makikita dyan. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre kung napadaan ka at bago ka lang dito sa YouTube channel ko ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang maiwaga notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!